Good morning sa ating lahat. Pili po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Amen. Okay. So, today is Sunday. At ang sabi ng iba is, araw ng mga... Araw ng ano? Ha? Palaspas. Palm Sunday. But I think hindi, no? Ito po ay the triumphal entry of Jesus to Jerusalem. Okay? So, yung Palm Sunday or Palaspas, yung appreciate, yung acknowledgement lang naman yung ng ating Panginoon. But, sa iba ay ina-address nila doon is araw ng mga Palaspas. But, again, biblically speaking, it's all about the triumphal entry of Jesus to Jerusalem. Okay? So, ibig sabihin, pag-triumphal is yung tagumpay. Okay? Tagumpay po na papasok ng Panginoon sa Jerusalem. Okay? So, ngayon ay ating pinag-aralan is about exalting His name. So, nakaraan, masaya ba kayo na tayo ay nakatapos ng ating anniversary? Okay? So, ako ay masaya-masaya sapagkat nakapagpahinga. Sapagkat sa totoo sa mga kapatid, every year is bilang na bilang ko lang po talaga yung aking pahinga sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So, marahin dalawa o tatlo lang, hanggang ganun lang. So, yung lahat po niyan ay kaya sa akin naman ay nagpasalamat ako sa Panginoon sapagkat at least sa bawat taon ay mayroon nagsasalita. Amen, no? So, yun isang pagandang bagay. So, salamat tayo sa Panginoon at hindi ako nakapagpasalamat sa inyo noon, noong after po noon, sapagkat nanabisit tayo at nagkalimutan. But, thank you sa inyong lahat. So, sa mga nasa ibang bansa na tumulong sa atin, lahat ng import, lahat ng ginawa ko natin, ay ako'y nagpapasalamat sa inyo. Okay? So, ang Panginoon po, magbabalik po nito sa ating lahat. And then, good morning sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Salamat din sa inyo sa inyong walang pagsawang pagsusubaybay. Okay? So, let us proceed to our discussion. Ang pag-aralan natin ngayon is, this time, it's time to listen and obey the Lord. So, ito yung oras o ito yung panahon na kailangan naman natin na makinig at sumunod sa ating Panginoon. Okay, so, para and obey the Lord. Jesus need you today na tomorrow. Okay? So, bakit natin pag-aralan ito ngayon na kailangan na ito yung panahon na kailangan natin makinig at sumunod sapagkat sa araw na ito mismo ay kailangan ka ng Panginoon. I mean po, sapagkat sabi natin, triumphal entry of Jesus to Jerusalem, ito yung sinasabi yung successful ng ating Panginoon, dito po siya nagtagumpay para makarating doon sa Jerusalem. Okay? So, kailangan ka ngayon ng Panginoon at hindi bukas. Okay? Kasi marami ang nagsasabi, bukas na lang, saka na lang, pero and again, mga kapatid, kailangan ka ngayon ng Panginoon. Amen, no? Okay. So, open your Bible, the book of Luke, chapter 19, verse 38 to 40. Okay po, tayo po lahat ay tumayo sa bilang pag-aalan ang salita ng ating Panginoon. The book of Luke, chapter 19, 38 to 40. Okay po? So, kung nakuha na po ninyo, ay sabihin niyo po amen para basahin na po natin ang tuloy-tuloy. Nakuha na po? Okay. So, ipaalala ko lang sa inyo ay hindi na ho tayo lalayo sa ating mga babasahin. Dito tayo mag-focus sa ating pag-aaralan. Wala tayong bubugitin sa ibang mga talata sapagkat dito na mismo ay naririto yung kasagutan ng ating pag-aaralan. Okay? So, sa aklat ng Luke, chapter 19, 38 to 40, ito po yung sinasaad. 38, ang wika nila, purihin na dumarating sa galo ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang parisiyo kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Okay, tayo po yung manalangin.
O Diyos na makapangyarihan, pagpalain niyo, Diyos, ang mga talata na aming nabasa sa Panginoon. Bigyan niyo, Diyos, kami ng matalas na kaalaman. Paitindihan namin, O Diyos, ang iyong mga talata dito na aming nabasa sa Panginoon. Na kung wala na pagpupuri sa inyong Panginoon, God, yung mga bato na lang ang pagpupuri. Subalit ito'y bagay. Pahalaga yung tao na dapat ang magpuri sa inyo. Pero kaya niyo gawin ang bato na lang yung magpuri, Panginoon. Lord, we are here now exalting your name. Lord God, narito kami, Panginoon God, na kailangan namin kayo. At kailangan nyo tuloy kami, Panginoon. Based, Lord, dito sa aming mga nabasa, maraming pong salamat. Lord God, your name above all names. Panginoon, maraming pong salamat sa oras ninyo. Lord God, we acknowledge your presence, your Holy Spirit, upon in our midst, O God. Salamat po, Panginoon God, ang marami. Tinataas namin, O Diyos, ang ikatilang pangalan, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na. Amen. Okay, tayong lahat ay mga kakawapunan. Okay, itong aking binasa, mga kapatid, ang sabi dito ng Panginoon, eh kung wala na pong pagpupuri, sino na lang? Para nakakahiya naman, di ba? May nilalang ang Panginoon na very unique, walang iba kundi yung tao. May pakiramdam, may pag-iisip, at nalalaman natin kung ano yung ating ginagawa. Tama po? So, parang nakakahiya naman, na sabi ng Panginoon, sabi ng mga Parisiyo, nirebuke na rin ito ng Panginoon ng mga Parisiyo at the scribe. Dahil sa panahon na yun, sabi ko, sawayin niyo nga yung Panginoon yung inyong mga alagad. Anong ginagawa po nila? Anong ginagawa nila? Bakit sinasawa? Dapat malaman natin, anong ginagawa ng mga alagad, ng mga tao, bakit sinabi ng mga disipulo, sawayin niyo sila? Anong ginagawa nila? Sumisigaw. Anong sinisigaw? Kagalakan. Sabi ng mga tao. Oh, dito sa talata dito, mga kapatid, anong sabi natin ngayon Sunday? Palm Sunday. Sabi nyo, wala. Ang ginawa po dito kung bakit sumisigaw at bakit pinatitigil po sila dito sapagkat sila ay nagpupuri sa Panginoon. Anong ginagawa? Naglalatag sila ng mga balabal, mga palasbas, nilalagay po nila doon sa dinaraanan ng Panginoon na rin-recognize nila na si Jesus ay Panginoon, exalting His name. O, di ba? Siya po ay nakasakay sa isang colt. Siya po ay nakasakay sa isang maliit na hindi sasakyan, ha? Isang hayop. O, nakasakay po siya doon. At habang naglalakad po yun, ay naglalatag naman sila ng kanilang mga balabal. Alam niyo ba yung balabal ay importante sa buhay ng tao? Di ba? So dito mga kapatid sa aking, sinampun natin sa ating panimula, pinipong pag-ilagay sternomy, ang sabi po diyan, the triumphal entry of Jesus into Jerusalem is to fulfill the prophecy. Ito yung significance. And then, rebuild Jesus' humanity and foreshadow His death and resurrection para ilarawan ang kanyang kamatayan at kanyang muli pagkabuhay. Yung kanyang kababaan. Tama po? So, naging sa bawat isa sa atin, harinaway maging sa puso natin ay successful din po na pumasok yung ating Panginoon. Tama po? Sa buhay natin, at maging sa panahon po ng ating Panginoon, ito yung significance na triumphal entry of Jesus into Jerusalem is to fulfill prophecy. Okay? Rebuild Jesus' humanity and foreshadow His death and resurrection. Kaya, bakit po? Nagpupuri po silang lahat doon. Okay? So, alam mo ng Panginoon na darating ang oras at ang araw na siya ay papatayin. Siya ay parurusahan. Araw na rin ng Panginoon. Kaya nga sinasalarawan niya po dyan eh. Na pagdating ng araw, mamatay man siya, ay sa ikatlong, muli siya
di ba? So sana ay buksan po ninyo yung isipan natin ngayon lahat para lang natin maintindihan. Okay? So sa pagkakataon ito mga kapatid, na sa aking binabasa ngayon ay sabi po diyan sa 41:44, yaong malapit na siya sa Jerusalem at natanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinamisa. Nung malapit na po si Jesus doon sa Jerusalem. Tatalakayin natin saan ba siya nanggaling. Pero ito muna. Di sabi niya, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingin ito ngayon sa iyong paligid. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng puta ng iyong mga kaaway, ikakukubin at gigipitin sa pagkabing kabila. Wawasakin nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong buong at ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Take note yung hindi pagpansin. Diba? Sa panahon ito, kailangan po natin alalahanin ang ating Panginoon sa mga nangyari sa Kanya. Maraming mga tao at noong panahon ay hindi pinansin yung ating Panginoon. Even noong sa panahon na nataroon na yung Jerusalem, nang dahil hindi mo ako pinansin, walang maiiwang bato sa kapwa bato. Ibubuhok ang Jerusalem. At nangyari mga kapatid, at buong-buhok, at wala na pong kagandahan yung Jerusalem. Yung nangyari, yung sinabi po rito ni Jesus, ay nangyari. Alam niyo po ba ngayon kung ano yung nakatayo? Wala na po yun. May kayong nakalagay na po roon. Talagang nasira yung Jerusalem. Kaya sabi nito sa hindi mo pagpansin sa tagapagligtas, ito yung mangyayari. Walang matitira sa kapwa bato. Lahat ay iguguho. Sabi na, Panginoon Jesus. Okay? So dito mga kapatid, ay gusto ko munang bigyan ng pagkakataon na sabi ko po kanina, yung prophecy, ito po ay nangyari po sa panahon ni Zechariah. Sa Zechariah chapter 9, verse 9. Makikita niyo po yan. Sabi dito, Zechariah, one of the last prophets in the Old Testament, announced that the day would come when the king would enter Jerusalem riding on a boat. Jesus fulfilled his prophecy in his triumphal entry into Jerusalem. Ito yung nabasa natin. Pero basahin muna natin yung Zechariah. Kasi noon pa man, hindi pa ito nangyari sa panahon ni Zechariah, kaya na ito sinabi. Okay? In-announce na po ito ni Zechariah. Zechariah chapter 9 verse 9, sabi nito ni Zechariah, "Siyon, magalaka at magdiwang. Umawin ka ng malakas o Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating." Tama ba? Dumarating na, magwawagi at magtatagumpay. Mapagpagpaba siya at nakasakay sa isang bisiro, asno. O, kanina, balikan ko na po sa inyo. Bakit pinatitigil ng Pariseo yung mga tao na sumisigaw at naglalagay ng mga balabal at palaspas? Siya po ay nakasakay sa isang bisiro asno. Na habang naglalagay yung asno, ang mga tao ay sumisigaw, papuri sa Diyos, Hosanna in the highest. Sabi po ng mga tao. Halina sa mga oras na ito, kailangan talaga natin naluwalhatiin yung ating Panginoon. Exalting His name. Tama? Hosanna in the highest. Papuri para sa Panginoon. Noon ay inuhula. Kayo na nangyari sa Jericho sa Old Testament? Mayroon ba kayo naalala? Sa ating talaga yan dito, mayroon ba kayo naalala about Jericho? Mayroon? Sa panahon nino? Sa panahon ni Joshua. Nalala nyo? Yung Jericho's wall na inikutan po yun hanggang po yun ay nagiba. Alam nyo po, from Jericho to Jerusalem, 15 miles or 24 miles. Isipin
tinggi po yun ha. Mula niya si Rico, dyan Jericho, naglalakad po yung ating Panginoong Isus papunta po na Jerusalem. Ilang kilometer? 24 or 15 miles. Ang tanong, patang ba? Downhill or uphill? 13 uphill miles. So, ibig sabihin, yung papunta po ng Jerusalem ay pataas, paahon. So, mahirap po. Nagtanong ako kay Maxine kagabi, ano ba yung mga nababago sa panahon ngayon? Ay palagay ninyo ay ganito pa rin, ganito na yung ang pag-akyat sa Jericho, from Jericho to Jerusalem. Ngayon marami na kasing paraan para akyatin yung lugar. May transportasyon. Di ba? So, kung papasin ninyo po yung Jericho chapter 19 po na yan, bago tayo tumungo sa binabagay ng Panginoon doon sa Jerusalem, triumphal entry ng Jerusalem, ito muna yung ganyan dinanas. Di ba? Ang sabi dyan, Jericho to Jerusalem, 15 miles or 24 kilometer. Ilang araw sa palagay ni lalakari? Palagay niya ilang araw? Nang panahon niya, uphill po siya, then sabi niya, then the distance between Jerusalem and Bethany is about 2 miles or 3.2 kilometer. Bakit nasakot po niya yung Bethany or Bethpage? Bakit po? Kasi ang ginawa naman ng Panginoon mula doon sa Jerusalem, inutusan niya naman yung alagad na pumunta para kunin yung bisiro. Di ba? So tingnan niyo po yan ha, yung talata na kinikwento ko sa inyo. Para lalo natin maintindihan. May halaga ba yan? Mayroong halaga po yan. Tama ho? So napakahalaga po itong yung paglalakad ng Panginoon mula Jericho going to Jerusalem. Okay? So sabi niya, isipin niyo 24 kilometer. Kung may sasakyan kayo ngayon, Brother Dume, ilang minuto o oras natin tatupuin yun, Brother Soto. Dipindipado sa speed ng ating sasakyan. O, mga isang oras, kasi 24 eh. O kung kumulang, depende nyo sa speed. Ano po, 100 or 120 kph. Depende naman doon eh. Okay? So, siguro, kulang-kulang sa isang oras or 1 hour, doon lang tayo, more or less na lang tayo. Okay? So, ganun po, sumunod sa tao, dahil sa takong po ng sakyan ay ganun, sa tao, mga ilang araw. Ano ba? Alam niyo, importante po itong binabanggit ko sa inyo kasi dito na binagkita ng Panginoon, yung sinasabi niya, sabi doon yung pagpapahin ng kanyang kababaan. Isipin niyo po yun ha, ngayon yung mga tao, subukan kong sumagay sa walang erko. Subukan mo ngayon sumagay sa ganun lang. Misan ba? At tinamisan yung tao ngayon, di ba? Alam niyo, ito may kahalaga itong binabanggit ko sa inyo. Napakahalaga ito, mga kapatid. Okay? So, habang ito ay, hindi ko alam kung siya 24 kilometer, siguro mga lapas sa oras po ano. Pero again, depende po ito ha, kasi kung sa panahon yung pag-uusapan, iba na yung kursi ngayon ng Jericho, papunta ng Jerusalem. Yung location nila, yung lugar yung dinadaanan, hindi na po nung katulad nun. Ito, mga kapatid, napakarami pang tao sumusunod kay Jesus. Isa pa ito na magiging sagabal sa kanyang paglalakbay patungo ng Jerusalem. Naintindihan, no? Okay. So, then sabi niya, if we really look God, we will never doubt Him no matter what is asked of us. We will do something to honor Him. Okay? So, sige po, Sister Naomi, pakituloy-tuloy. Sabi niya, kung talagang mahal natin ang Diyos, hindi natin siya pagdudahan anuman ang hilingin niya sa atin. Gagawa ng isang bagay para alam siya. Amen? So, ito mga kapatid, yung chapter 19, ang nadaanan niya ba dyan ay si, kung di ako nakakabali, ay si Zaccheo. Tama? Tingnan niyo po. Andiyan ba si Zaccheo? Diba kay Zaccheo, after po narong siya po ay nandoon sa tahanan ni Zaccheo, ay mayroon pa po niya kwento yung ating Panginoon sa talinhaga, parables. Nagkaroon parables po niya ng salaping ginto. Tama po ba? Tama ho? So nagkaroon pa po niya ng talakayan, may pinapahayag pa rin po doon ang Panginoon tungkol po doon sa salaping ginto.
Okay, so, punta tayo doon sa aking binasa kanina. Sabi nito, pagkasabi nito ay napauna si Jesus padoong Jerusalem, verse 28 po yung binabasa ko. Nang malapit na siya sa Bethpage or Bethania, sa bundok na kung tawagin bundok ng mga olibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asno na katali. Hindi pa ito nasasakyan ninyo man, kalaginin niyo ito dahil dito. Kapag may magtanong kung bakit niya kinakalag, sabihin ninyo kailangan ito ng Panginoon. Kaya lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno. Ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito at tinanong sila ng mga may-ari, bakit yung kinakalag iyan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno. Eh pwede po ba, sino ba yung naghahawak ng ating ano? Sino yung naghahawak? Pwede pang ilagay yung apat na point natin. Pwede pang ilagay para lalo natin maintindihan. Okay? So, yung number one, walang tao. Okay, yung number one, two, three, and four. Apat lang itong ating pag-aralan. Gusto kong ipakita niya, ipakita ko na ito sa inyo para alam na natin yung tinatalakay at maintindihan ninyo mas yung aking kinikwento. Okay, number one. Ang number one po na ating tatalakay is the triumphal entry of Jesus into our heart is by giving our positions. Number two, the triumphal entry of Jesus into our heart is to give our quality time that glorifies Him. Number three, hindi pa tayo tapos natin, sinasabi ko lang po ito sa inyo, the triumphal entry of Jesus into our heart is to give our energy that glorifies Him. And number four, ang sabi ko niya, the triumphal entry of Jesus into our heart is to give our money that glorifies Him. Okay? Itong apat na ito ay gusto ko po muna sa inyo, gusto ko po sa inyo talakayin ito yung apat dito sa isang tao. Nung malapit na po sila sa Bethpage at Bethania, ang ginawa po ng Panginoon sa mga alagad ay inutusan niya ito. Okay? So, sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon at mayroon nakatali doon bisiro asno. And then, pag tinanong, bakit kinukuha nyo, ang sabi ng Panginoon, ang sabihin nyo, kailangan ng Panginoon. Sabihin nyo sa sarili ninyo ngayon, kailangan ako ng Panginoon. Isa pa, 1, 2, 3, 4. Kailangan ako ng Panginoon. Bakit ko po nasabi na kailangan ka ng Panginoon? Hindi yung utusan ng alagad na ito kung hindi sila kailangan ng Panginoon. At lahat kayo ng mga mananampalataya ay kailangan ka ng Panginoon. Diba? Ang ating pamagatsabi natin, this time, it's time to listen and obey the Lord. Amen? And sabi ko, bakit natin ito pag-usapan? Jesus need you today, not tomorrow. Kaya sabi ko sa inyo ngayon, kailangan ako ni Jesus ngayon, hindi bukas. Tama po? Just listen and obey. Amen? Kung sinabi kaya ng mga alaga, ng inutusan, tingnan mo ng Panginoon, huwag mo na sandali lang. Di ba, pwede po ba bukas na lang natin kunin yun? Kasi nakakabalo yung pangakyat natin, malayo tayo eh, yung ating nilangaran. Pwede sila magsabi, di ba? Pwede lang suwayin yung Panginoon. Pero hindi, kailangan ko siya ngayon. At kailangan kayo ngayon ng Panginoon at ako ay kailangan din ng Panginoon sa oras na ito. At hindi po pwede sabi, Panginoon, huwag na lang kami sila na lang kasi marami naman tayo dito eh. Pwede mo bang ituro yung binigay sa iyo ng Panginoon na trabaho at sabihin, doon na lang mo, ipasa Panginoon. Yung binigay kong apat na maya ay dito niyo pong makikita. Tama ho? Maraming Kristiyano ngayon, mga kapatid, na hindi niya ginagawa yung dapat niya gawin. Bagkos pinapasa niya ito sa iba para siya yung gumawa. Pero sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon. Nagreklamo ba sila? Wala. Anong ginawa nila? Pinakita.
sila ay sumunod sapagkat kailangan ko kayo at kailangan ko yun. Ikaw at kapatid, hindi ka kailangan bukas, kailangan ka ngayon. Ito yung triumphal entry to Jerusalem. Hindi dahil yun sa palaspas na yung muli, ang kahalong, ang kagandahan dito ay yung pagpasok ng Panginoon, yung tagumpay nyo sa pagpasok sa Jerusalem. Yung palaspas, yung mga palaspas, lahat ng mga dahon na nilatag ng balabal na yun, ayon ay pagkikilala nila sa Panginoon. Tama po? Ngayon mga kapatid, kumusta yung triumphal entry into our hearts ng Panginoon sa buhay natin? Pinakikinggan ba natin? Sinusunod ba natin? Okay? Kaya doon, pumunta po sila at pagdating po nila na ng ginawa po, nagsabi ba sila sa may-ari, ay kunin namin ito? Wala eh. Basta po dating nila doon, ang sinabi ng Panginoon, kalanginin nyo. Ngayon, kung magtanong, anong sabi? Kailangan na? Panginoon. Anong sinabi? Anong sinabi ng may-ari? Ang sabi ng may-ari, samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit nyo kinakalag iyan? Ang sagot nila, kailangan ito ng Panginoon. Tugon nila, dinilang kay Jesus ang atsoro. Punta tayo sa isang sign. Doon sa isang tao, o doon sa looks, doon sa may-ari. Yung unang binanggit ko sa inyo, ay posisyon, yung may-arihan. Pangalawa, ano yung pangalawa natin? Natapit? Ating points? Ang pangalawa na lima sa positions ay yung ating yung quality 9. And the third is about energy. And the fourth is about money. Apat yun ah. Patuloy ninyo mga kapatid. Okay lang sa may-ari na kunin na lang basta-basta yung bisiro kasno. Pinuhunan nila yun ng lakas. Pinunuhan nila yun ng napakagandang oras. Pinunuhan nila yun ng pera. At yun ay pag-aari nila. Tabahan niyo po, mga kapatid. Sabi ko, punta na naman tayo doon sa isang view. Huwag mo na tayo siya. Nagpunta tayo doon sa may-ari. Diba? Anong sinabi ng Panginoon? Pumunta kayo doon at kalagin ninyo. At pag tinanong kayo, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa oras na ito, kailangan tayo ng Panginoon. Kailangan ka ng Panginoon. Tama po? But, are you ready na para sundin at gawin yung pinag-uutos sa iyo ng Panginoon? Tama po ba? Pumunta po sila doon. Ang may-ari ay naroon. Ang pinakamaganda dito sa bisirong asno ay hindi pa nasasakyan. Ito ay wala pang kapintasan. Maliwanag po ba yung binasa natin? Hindi pa ito nagagamit. Ang gagamit lang dito walang iba kundi ang ating Panginoon. Kumusta sa mga nag-alaga? Sa pag-aari, yung positions, yung time na ginugol nila doon sa isang hayop. Di ba? Yung energy, yung pagpupuyat nila doon para palakihin yung asno. And yung pera na kinalang ginastos doon at galong kukunin na walang bayan. Di ba? Isipin niyo po mga kapatid yun. Ito yung gusto ng Panginoon na kailangan kanya. Na hindi ka magdadalawang isip, ibigay sa Diyos kung ano ang mayroon ka pag kailangan niya ito. Sabi ko sa inyo kanina, huwag tayong magdududa o pagdududahan ng Panginoon kung siya ay may pinag-uutos sa iyo na gawin mo. Tama po? Misan ano ang kadalasan ginagawa natin? Hindi natin pinakikinggan eh. Ang hirap natin magbukas ng ating mga kamay dahil lagi tayong mayroong duda. Naintindihan po? Na kahit na mismo ang Panginoon ang nag-uudyan sa iyo, ayaw mo siyang gawin sapagkat mayroong duda ka sa Panginoon. This is the triumphal entry
Jerusalem, even in our heart. Pero tingnan niyo po kung gaano po katigas ng puso ng tao. Ang sinabi po ng Panginoon sa Jerusalem, dahil hindi mo ako pinansin, maging kapwa bato ay malulurog ka. Sa mga taong hindi pinapansin, hindi po nagiging maganda ang sitwasyon ng isang tao. Even yung lugar, isipin niyo po, from Jericho to Jerusalem, ilan po? 15 miles o 24 kilometers na pinuno ng ating Panginoon para makarating doon. Isipin niyo po yun. Isang magandang bagay sa isang tao na mayroon kang pag-aari. Mayroon kang panahon na ibinigay para sa Panginoon. Mayroon kang energy, lakas na binigay sa ating Panginoon. Mayroon kang pera na binigay sa ating Panginoon. Nagreklamo ba siya? Eh huwag niyo kunin, sino ba yung Panginoon ninyo? Di po ba? Ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. Ito yung gustong makita ng Panginoon sa mga talatang ito. Tingnan niyo po yung mga tao ngayon. Di ba? Sino na lang ngayon yung nag-aalala para sa ating Panginoon? Sino yung nag-aalala na balikan yung mga nangyari sa ating Panginoon? O itong week na ito, anong tinatawag po natin? Ha? Holy Week. O di ba? Dapat ito yung panahon na dapat natin pinag-inilayan yung salita ng Diyos. Pero ano yung ginagawa po natin? Ina-exalt ba natin yung ating Panginoon? Ina-adore ba natin yung ating Panginoon? Amen? So itong ating binasa ngayon mga kapatid ay inihubiro ang ginawa po ng may-ari, ng mga may-ari. Hindi po nagpakuha ang Panginoon ng luma o yung sinakyan. Hindi po nang pakuha yung pangbantat, kalagin niyo yung asno doon, numabalit at malaman nila, yung asno yun ay wala pang sumasakay, lahat yun ay maayos. Binigay nila ng maayos, mahusay. Tayo, hindi natin kailangan na mabigay sa ating Panginoon ng gulugulamig. Kailangan natin na mabigay sa atin ng Panginoon ng katulad po niya na hindi nagre-reklamo, hindi nagluluda. Di po ha? Hindi dapat ganon. Ang ginagawa natin pag mag-request ng Panginoon sa atin ay iyong gawin iyon dahil kailangan. Ako, mga kapatid, ito, maging ito sa simbahan. Ako sa totoo lang, mahiyari talaga ako tumawag kung ako ay may kailangan dito sa simbahan. Hindi talaga ako yung tawagin ko kayo, pero kahit mabigat, pero kailangan ayaw kong tumawag sa inyo. Minsan may mga pagkakataon na gusto kong tawagin kayo pero hindi ko ginagawa yon. Kasi yan yung part na marami. Baka mamaya ay hindi nyo tugunin, wala na ako talaga doon magagawa. For me, is gawin ko na lang yung isang bagay na pwede kong gawin. Dahil yun alam ko na magagawa ko na lang. Okay? Pero akin lagi ko rin tinuloy sa inyo, mag dito sa loob ng simba o nasa labas man kayo, pag may alam kayo ng pwede nyo gawin, you are free to do your assignment here in our church. Kahit hindi ko kayo utusa, nakikita nyo naman ay pwede nyo siyang gawin. Kasi hindi ako yung tao, boss, na parautos. Kaya kong gawin, gusto kong gumawa, kaya kong gawin. Hindi ako yung tipong tao na parang ang tingin ay tataas. Hindi ako ganun. Ako ay kaya kong gumawa kahit ano pa man. Kasi ang pinagsisimbihan ko ay ang Panginoon. Kahit magsuot ako dito ng magandang kasuotan, pero mamaya, pwede ko siyang umarin, pwede akong trabaho kung ano yung pwede trabaho eh, sa loob ng simbahan. Dahil yun ay pamilingkod sa Panginoon. Tama po? Ito mga kapatid na ating tinatalangin dito, hindi kailanman na ang taong ito ay ibalik nyo ang kabayaran ng kinuha nyo dito ang bisirong asno. Hindi. Kung di binigay nila yun, nawala na pag-aangal. Isang importanteng bagay sa buhay natin lahat. Kung ikaw ay nasa busa ng Panginoon, huwag tayong aangal. Tama po? Huwag yung sabihin ninyo, ako na lang laging ginagamit dito, ako na lang yung ganito. Hindi nyo kailangan mag-aangal. Sapagkat,
Kaya hindi nag-aangal ang Panginoon sa atin na habang ikaw ay binibigyan ng pagpapala. Naintindihan? Di ba natutuwa tayo? Pero nag-aangal ba ang Panginoon? Nagsabi sa inyo, nagreklamo ba sa atin ang pagpapala? Sige, alam ng hindi. Nagreklamo ba ang Panginoon? Sa ating mga kalusugan, nagreklamo ba ang Panginoon? Binibigyan ba tayo ng extensions ngayon? Di ba? Lahat yun binibigay sa atin ng Panginoon tapos tayo ay aalburutos sa Panginoon. Tingnan niyo pong karakter o galing po dito ng isang tao na ito na may-ari po ng asno o bisirong asno. Nagreklamo ba sila? Hindi naman eh. Binigay nga nila yung pinakamaganda eh. Malinis na malinis sa Panginoon. Basahin ko po sa inyo. Ang sabi nito mga kapatid na ay kapag may nagtanong kung bakit hindi ito kinatalaan, sabihin niyo kailangan ito ng Panginoon. Kaya tumakal, kaysa na. O lumakad, kaya lumakad at inutusan at natagpuan nga nila na ayos sa sinabi ni Jesus. Okay? Samantalang kinakalang nila ito, tinatasan sila ng may-ari, bakit nyo kinakalang iyon? Kailangan ito ng Panginoon tugon nila. Dinila ito kay Jesus. At pagkapos, sabihin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nito o pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daranan na may inalalagay ng mga tao ang kanilang mga balabal. Tama, dito sa unahan, makikita po nyo dito na wala pa po siya, hindi pa po siya nasasakyan. So walang gumagamit sa kanya, kundi ang Panginoong Jesus pa lang yung gagamit nito. Amen ho? So, nung makuha po, wala pong pagkadalawang isip yung mga alagad, nalagyan agad niya o ng balabal. Di ba? Kinuha na niya yung po, tapos yung mga alagad, ano ba yung kanilang kasuutan, nilagay po nila yung para sa panin, sa pinanparin yun, para pag-upo ng ating Panginoon. Okay? Ay akin ang papasalamat sa inyo sapagkat itong ating anniversary ay nagawa natin yung paraan natin na karapat dapat. For me, ako ay masaya sapagkat nagawa naman natin yung pili natin gawin na kung ano yung nararapat para sa Panginoon. So lahat dito na ginawa natin, ako ay nagpapasalamat sa inyo kung saan ninyo yung ginawa na para lamang yun sa ating Panginoon. Okay? So punta tayo sa apat na bagay na aking pinakita sa inyo mga kapatid. Sabi dito, sa what does Jesus want us to see based on the verses we read? Sabi niya, ano ang nais ni Jesus na makita natin batay sa mga talatang na basa natin? Number one. Number one, the triumphal entry of Jesus into our heart is by giving our possessions that glorifies him. Ano man yung mga pag-aari natin, huwag kayong magdadalawang isip na ibigay sa Panginoon. Huwag niyong sabihin, pinuhunan ko ito eh, pinagpawisan ko ito eh. Diba? Nanghihinayan ba kayo magbigay sa Panginoon? Nanghihinayan ba kayo magbigay ng pera sa simbahan? O yung pang-ari ninyo magbigay nito? Diba? Sabi niya, na ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa ating mga puso ay ang pagbibigay ng ating mga ari-arian na lumuluwan natin sa alam niyo po, yung pagpiliin niyo ng mga bagay na mayroon dito sa sabihan na bago, paraan niyo ito para luwalhatiin ng Jesus. Tama ba yung aking sinasabi? Tama po ba? Kung kayo ba ay nagbibigay dito ng bago, magandang bagay, paraan niyo para luwalhatiin ng Panginoon o hindi? Tama po ba? Tulad ko, halimbawa, o tulad nyo, pag ako ay bibili ng isang bagay dito, bago siya, para ako yan para luwalhatiin ng Panginoon doon sa aking pinagpawisan. Lahat ng ginawa ko, gusto ko gawin yun, dahil gusto kong gawin, gawin ng Panginoon ang mabuti sa pagkatulad mo sa ginawa sa aking masama. Tama ho? Yung bisiro ay bago. Bata. Wala pang sumasakay, kundi yung isariwa. Eh kaya sabi dito, sa atin, sumadali nyo na makuha po ano, kasi sinabi ko na sa inyo kanina. Oh, yung pag-aari po yun na, pag-aari po yun nung, hindi yung malagay yung may pag-aari no, kundi yung may-ari po mo, ay wala po silang dalawang isa.
isip, kundi ibigay po nila yun. Na kahit gusto-gusto nila yung isang bagay. Alam niyo, ang isang tao, pag mayroong gusto ng isang bagay, yung isang alaga, mga hayop man yan, pag gusto-gusto mo, yun yung mahirap bitawan. Naintindihan, no? Pag mayroon kang importanteng bagay, mahirap kahit nga kapatid mo at nanay mo, kahit gusto lang hawakan, ayaw mo hawakan, eh, kasi gusto mo, ikaw lang talaga eh, kasi gusto mo siya. Alam niyo itong mga may-ari na ito? Itong astong nakatali na ito, special para sa kanila. Kaya ngayon nakatali, mahal nila yun. Gustong-gusto nila yun. Pero, nung kinailangan ng Panginoon, at kinailangan din ng Panginoon yung mga alagad, at kinailangan din sila, ano po yung nangyari? Di ba binigay nila ng buo? Kung kayo man dito sa simbahan o dito sa parte ng ating simbahan, ano man yung inyong nagagawa, ako alam ko po ay paraan ninyo para luwalhatiin. Amen, no? Okay, sabi niya sa verse 33-35 hanggang A, as they were untying it, its owners came out and asked the followers, why are you untying our coat? The followers answered, the master needs it. So, they brought it to Jesus. So, kailangan ito ng ating master. Di ba? Sa totoo lang mga kapatid, may kailangan sa atin ng Panginoon. Kailangan kayo ng Panginoon. Di ba? Hindi bukas. Ngayon, kung mayroong inuutos sa iyo ang Panginoon at may gustong gawin ng Panginoon at sinabihan po tayo, huwag niyo po umagahan. Sapagat iba naman yung bukas na inuutos sa iyo. At hindi rin pinasa ng mga alagad na kayo na lang kasi andito yung ating Panginoon, kami yung magbabantay sa Kanya. Hindi sabi, mauna na kayo doon, kunin ninyo yun. Hindi, at hindi marunong sumunod. Pero kailangan sila ng Panginoon. Ano ang ginagawa? Inutusan pala para mga anak. Ano na nila sa ginagawa ng anak? Antay lang man, sandali lang. Di ba? Wait lang, Brother Ryan. Nakakainis, babaguhin mo talaga eh. Kasi mamusunog na yung niluluto mo, sasagal, wait lang. Sino yung nainis ng, nainis ba kayo? Nainis ba kayo ng wait? Bakit kayo yung sinabi ng mga, wait lang, Lord? Di ba? Anong wait? Anong tinawagan ng mga alagad ko? Ano? Maliwanag sa kanila yun eh. Maliwanag sa kanila na inutos yun ng Panginoon sa kanila. Hindi sila, tingka nga lang ha, tingka lang kasi magpala mo na ako na sa aking tatay. Hindi ho. Hindi nyo, tingka, walang wait po yun. Di ba? Wala pong binigay pong pera yung Panginoon doon. Hindi sila nang sabi, Lord, paano? Anong pumayad namin? Di ba? Dito, pag inutusan kayo ni Pastor, wala akong binigay sa inyong pera. Gagawin niyo ba? O ano? Para sa to, pag-ibili nga nyo ng ano, ng gatin, ilagay natin sa gatin ng ating ano. Ano ang reaction? Anong reaction niyo sa palagay mo ninyo? Dinalagay mo lang po ito ang ating usapan, ha? Kasi ang Panginoon, inutusan niya ito eh. Hindi mo pwede na kukuha sila, wala silang pera na lang. Hindi mo pwede na talagang dapat, pero ngayon, ako naman magtanong. Utusan ko si Brad, Brad Ryan, pili ka nga ng aircon. Ano yung unang papasok sa'yo? Gusto, nagbubutos pili ng aircon, akala niya, hindi. Akala niya, hindi yun. Ano ka nalasa? Basta nasaan ko yung pera. Di ba ka nalasa? Ganun yung pera. Tama ba? Oo. Di ba? Eh yung sasakyan ng Panginoon. Panginoon. Maglalang kayo doon. Eh, ano yung pabili doon? Wala lang kapatid. Isipin nyo
kapatid, yung ginawa nito? Isipin niyo yung sacrifice na kalagad at yung nagbigay. Isipin niyo po yung nangyayari. Kung mayroon kang gagawin sa Panginoon, hindi ka na magsasabi kay Jesus, Panginoon, yung pamasahin ko, pupunta ako roon. Alam ng Panginoon, lahat tayo alam ng Panginoon. Kailangan ka lang ng Panginoon eh. Kung kailangan mo siya, kailangan ka din niya. Ngayon dahil kailangan ka niya, dapat may gawin ka. Tama po? Marami nang binigay sa iyo ang Panginoon, pero hindi ka naglaan doon sa para sa kanya ang ministry. Problema mo talaga yun. Kaya magtatanong ka ngayon, Pastor, masaya yung pumasahe? Minsan kasi yung pinaglaanan na natin, yung ating mga sarili, inubos na natin, yung mga dapat para doon, nasa sa atin na. Kaya ngayon, nung mag-utos ng Panginoon, kailangan ka ngayon, wala ka na, may buba. Ang ari-ari at mga kapatid natin ngayon ay pag-aari-ari ng ating Panginoon. Pangalawa mga kapatid. Sa pangalawa, the triumphal entry of Jesus into our hearts is to give our quality time that glorifies Him. Ngayon mga kapatid, ang gusto ng Panginoon ay maayos na oras. Magandang oras ang hinihingi niya. Hindi yung may tira pa akong oras, pwede ko pa itong isip pa. Parang hindi naman maganda tayo. O sige Panginoon, total may tira pa akong oras. Sige, pupuntahan na namin yung kung kalagin na namin doon. Kasi may tira pa akong oras. Yung tirang oras pa ang dapat na natin ibigay sa Panginoon. Ang hinahanap dito yung panahon mo para sa Kanya. Tama po. Yung oras na karapat dapat para sa Panginoon. Huwag kang magbibigay ng oras na katiting para sa Panginoon. Huwag kang magbibigay ng oras sa Panginoon na nagmamadali ka. Ilang oras ba tayong minggo? Ilang oras ba tayong minggo? Almost 2 hours. Hindi kasama yung praise and worship. O, di ba? Hindi ka nagmamadali. Magbigay ka ng oras para sa Kanya. Hindi ka nababago. Alam niyo kung gusto niyo makinig na salita na hindi ka mabago, hindi ka mag-iisip ng oras sapagkat gusto mo makinig. At siguro magkaiba tayo siguro na pakiramdam ng linggo. Ako kasi, gusto ko talaga umupo at makinig. Siguro magkaiba lang tayo. Ako, wala akong nararamdaman na mabugot ako. Wala akong nararamdaman na mainis ako dahil matagal. Wala akong nararamdaman na ang akin, gusto kong pakinggan talaga lang yung salita ng Diyos. Siguro magkakaroon lang tayo ng pagkakaiba. E siguro pastor kasi, lagi ka lang nagsasalita eh, kaya gusto mo naman maupo at makinig. Pero alam mo, magkapatid, hindi yun dun eh. Hindi dahilan yun. Kasi ang Panginoon, kung gusto mo talaga siyang bigyan ng tamang oras, halagang oras, ibibigyan ng madali o wala o mahaba man yun, magiging masaya ka pa rin. Tama po ba? So magiging masaya pa rin tayo. Itong oras na ito mga kapatid na ating pinabagin dito sa ating buhay na narito ngayon sa ating puso, magbigay ka ng maayos na oras sa Panginoon. Tama ko? Hindi yung iba nga eh, nabibigyan mo ng mga gandang oras, special pa yung para sa'yo. Hindi imbitahan ka, pero pinaka-unlakan mo. Maganda yung ay, the triumphal entry of Jesus into our is to give our quality time that glorifies Him. Hindi po natutuwa ang Panginoon sa mga katiting mga oras na binibigay natin. Kung kayo nga po hindi natutuwa eh, doon sa mga nalilig, eh paano naman kaya ang Panginoon? Diba? Hindi po siya natutuwa nun, hindi mo ma-exalt yung ating Panginoon. Hindi mo siya magbigyan ng adoration kung hindi ka magbibigay ng tamang oras sa Kanya. Okay? So, tinan nyo mga kapatid, kung hindi po ito pinaglaanan ng oras ng mga alagad, hindi nila yung gagawin. Diba? Yung nagtanong, yung mga may-ari po ng as na yun, kung hindi po nila napaglaanan ako, ibibigay na kaya nila yun? Hindi. Eh, ang sinabi po dito, sa talata,
31:32, if anyone ask you why you are untying it, say that master next in verse 2, the two followers went into town and found the colt just as Jesus had told him. Ang pagpunta po nun ng mga alagad ay hindi ho yung biro. Kung mayroon silang inaasikaso doon, pero may oras po silang inalaan doon sa utos ng Panginoon Jesus. Sinunod nila yun. Tama po ba? Mahalaga sa kanila yung oras na yun. Pero po. Okay? So lahat tayo. Mawakat sila eh. Yung lima. Laging handa eh. Oh. Parehin sila may ilawan. Ang pagkakaiba lang, mayroon sila at pangalan ito, may nakatako pa yung lima, reserva. Eh yung lima, wala eh. Eh ang isip ng lima, baka hindi dumating, dapat magreserva tayo nito. Di ba? O ano ang nangyari? O nung dumating yung pagkakataon, anong sinabi? Pwede ba kami makahingi ng reserva? Eh wow! Kasi baka mamaya, maubusan naman din kami. Punta na lang kayo, maghanap lang kayo sa tindahan, bumili kayo ro. Di po kayo, wag tayo yung pangalan nito, may words ako po na gustong bagitin na pinapaniwala natin yung sarili natin na yung 9 o'clock day. Wag nung paniwalaan yung sarili nyo, mali-mali kayo roon. O, di ba ba, yung simba natin is 9:30. Paniwalaan po ninyo na yung 9:30, hindi 10:30, hindi 10:00, yun ay 9:30. O, fix sa Sunday. Okay? Pangatlo, pangpati. Pangatlo, the triumphal entry of Jesus into our heart is to give our energy that glorifies Him. Ano ba yung energy sa Tagalog? Lakas. Kung kayo ay pupunta ng simbahan, may lakas pa ba kayo? O naman mahina? Pag pupunta kayo ng simbahan, siguranin hindi ninyo na mayroon kayong lakas sa brakaraya. Anong sabihin siya din? Pag nagkakanta, dapat nagpapalakpak. Ang kantahan ay ang kantahan is my life is in your Lord. Sobrang bilis na. Ikaw naman. Ganyan-ganyan ka lang. Paganyan-ganyan na yung iba. Anong pinagpapawisin na ikaw? Bakit yung ganyan ka lang? Nakayoko ka pa. O, di ba? Ang Panginoon ang makita niya nga yung ano, Jerusalem, may lakas pa sila. Babalikan ko po ah, kung bakit pinuyin ko po kanina sa inyo. From Jericho to Jerusalem, ilang kilometer? 24. Ilang miles? 15 miles. O, di ba? Isipin niyo yung mga kapatid na turubuhay pa sila. O. Malakas pa sila. So, dito kailangan natin mga kapatid, yung binabangin po natin, ay kailangan po natin ng lakas. Ibigay yung ating lakas para sa Panginoon. Kung yung lakas natin, puro na lang sa trabaho, inuubos mo na lang lahat ng lakas mo doon. Yung lakas mo sa pag-aaral, inuubos mo na ng lahat doon. Pagdating ng Linggo, pagdating ng simbahan, wala ka ng lakas. Ang nangyayari, kaya ka nang pupunta sa simbahan for attendance. At ikaw doon ay patulong sa simbahan. And verse 38, this is, God bless the King who comes in the name of the Lord. There is peace at heaven and glory to God. Hallelujah! Di ba? Hallelujah! Hosanna in the highest! Alam niyo ba na kailangan ng Panginoon yung lakas ng pagpupuri natin sa Kanya? Hindi pipili na kakaharapin mo ang isang hari na ikaw ay lupay-bay. Tama po ba? Dapat lagi kang may lakas. O sa pag-apply ka ng trabaho, Brother Ryan, di ba? Sa pag-apply ng trabaho, dapat ikaw ay mayroong energy. Oo. Dapat may energy ka na nakikita doon sa pero alam nyo, kahit walang kubra, okay lang eh. Kahit ako, hindi naman ako nakukubra. Oo. Hindi naman ako may yung mga energy, hindi naman pa ba energy, wala naman eh. Pero bakit masaya naman ako? O ano yung sikrito?
ba? O dapat tayo ay mayroong lakas. Huwag kayong inom ng ubra, delikado yun. Pag kayo ay tinungano, ako, mas mabatid yung tugano, ano, ayong kagandahan. O, mahihilo kayo, lalo kayo matutulog nun eh. Dapat matagalan yan, peace na yan. Pero sabi dyan, no, there is peace. Binigay. Huwag na huwag kayong tutok ka ng ubra. Kapag kayo ay kinubrahan, ako, mahirap yun. Di ba? Kaya dito, mga kapatid, kailangan po natin ng lakas. Alam na alam niyo yung mga kuburan, no? Yung mga pampa-energy. No? Yung grande, eh, malaki yung saber. Di ba? Yung hindi brabilo at mayroong dikanto. Tama ko, brother, sa to? O, oh, alam niyo, brother, sa to, eh. May bilog, may dikanto. No? So, dito, mga kapatid ninyo, yung lakas na binibigay ni David, alam niyo po kung saan nanggagaling? Ang aking lakas ay nanggagaling sa ating Panginoon. Di ba yung kanyang pagpatay kay Kulayet, saan nanggaling kanyang lakas? Sa Panginoon. Bakit yan yung kanyang energy? Dahil ang Panginoon, mga pagpapalay kanya, tatanggapin. O tanggapin yung mga kapatid yung pagpapala ng Panginoon. Pero kailangan mo na ikaw ay mayroong lakas para sa Panginoon. Hindi po pwede po sa ating simbahan o sa ministry ng Panginoon na wala tayong lakas. Tama po? Kahit kayo nagtutugtog dito, dapat makitaan kayo ng sigla, yung saya. Kahit dito yung nag-aawit, nag-aawitan tayo, hindi lang po yung naririto sa pagkakad, inutusan. Pagbalik na lang pa nila yun. Kung wala silang lakas nun, o di ba? So wala. O, binalik pa nila yung aso, kinuha nila dun eh. E malayo pa, ilang miles pa po? Ilang kilometer pa mula sa Bintan ni Jerusalem? Ilang miles pa? At ilang kilometer? Doon sa ating kapatid? 3.2 kilometer. Ilang miles? Ha? Asa na, hindi ko na rin alam eh. Ilang miles na? Ilang miles po yun? Is 2 miles. O, di ba? 2 miles doon sa Bethany or Bethpage to Jerusalem. Or 3.2 kilometer from Bethpage, Bethany to Jerusalem in Mount Olives. Tama? Tama po yun. O, di ba? So, kung wala na po silang lakas, ang nangyari po nun, kinuha pa nga yung asto eh. Yung bisiro, dinala doon kay Jesus. Di po ba? So, mayroon silang lakas na ibinigay sa Panginoon. At ano ba yung ginawa? Silang lahat ay nag-Jesus. Huwag kayong magsasabi ng ganun sapagkat pinasasinungalingan natin yung araw-araw na ginagawa ng Diyos. Tama po? Ako naniniwala, lahat tayo mayroon pera. Tama po? Okay. Kaya sabi niya, sa isang magandang bagay na pag-usapan naman natin ng ngayon ay about tungkol sa pera. Di ba? Para maluwalhati mo ang Panginoon, luwalhatiin mo ang Panginoon sa iyong salapin. Dito tayo tinitingnan ng Panginoon sa salapin natin. Tama ho? O, mamaya, may papakita po ko sa inyo mamaya yung salapin dito. Doon mismo sa atin, chapter 19, kaya hindi na kumuha ng ito verse. Mapapansin po natin, pag-usapin pong pera, karamihan dumidistansya siya. Di ba? Ako para sa Panginoon, hindi ako problema doon eh. Wala akong problema. Kung may gastusin ako para sa Panginoon, no problem. Di ba? Basta dapat kaya ng aking pera na para ibigay sa inyo sa Panginoon, ibibigay namin yun sa Panginoon. Dahil yun ay para sa Panginoon. Kung paano nagbigay kasi sa amin, yun yung pagkakaintindi kasi namin, na kung paano nagbigay ang Panginoon sa amin, hindi lang pira, kundi yung aming hininga at buhay. Hindi naman kami na siyo nagbigay nito. Ang nagbigay nito ay ating Panginoon. Tama po ba? Sa tutusin mga kapatid, hindi naman ito pag-aari ko eh. Di ba? So, ano ang rason? Ano ang dahilan? Bakit hindi ako magbibigay ng pera sa Panginoon? Kung yung paraan para ako ay luwalhatiin ko siya, bakit hindi ko siya bigyan? Di po ba? Ano ang sinabi po dito sa talata na ating babasahin? 33-34 As
you're untying it, its owners came out and asked the followers, why are you untying our cord? Ay para sa manawakan po. Ito mga kapatid, bago pa tayo dito dumating, mayroon ng agad parables ng Panginoon. Patagay nyo, napakinggan kaya ng may-ari ng bisiro yung parabola ng ating Panginoon? Palagay nyo po mga kapatid. Kasi nung parang sa Isaiah chapter 19, edi pagdating po doon sa mga following verses, mapapansin po natin na ang Panginoon ay tuloy-tuloy na nagkwento hanggang dumating sa parabola sa talinghaga. Ano na yung kwento niya doon? Mayroong isa? Oh, sabi niya sa talata, 11-27, tingnan ninyo. Tingnan niyo yan ha, ang pinag-uusapan po natin din ay sa labing ito. Pero nangyari po ito, na ibinigay po yung cult na yon ay nakatapos na po dito, papunta na po sila ng Jerusalem. Okay, sabi ko sa inyo, mahalaga yung binigay ko sa inyo kanina eh. Di po ba? So, itong 11:27 ay naunan po ito na sinabi. And then, bago po pinauna sa big page at Bethany, yung mga alagad, nagkwento na ito ng Panginoon. Paano kayo natin? Hindi mo po siya pagkakalita. Tingnan niyo po yung may-ari. Bago pati, sabi ko sa inyo kanina eh, ang pagpapalaki ba ng pag-aalaga ng mga alagad katulad nito, hindi kasama yung pera. Palagay po ninyo, ang pagpapalaki ng baboy, pagpapalaki ng mga hayop, may kasama bang pera? Pagpapalaki ng mga aso, pagpapalaki ng mga pusa, may kasama bang pera? E din basta-basta na lang, palungin yung aso mo dyan sa kalsada, anong pagkaramdam? Ito hiningi. Kinuha po ito doon at sinabi ay kailangan na ng maste. So may kasama po siya pera. May involve po dito na pera. Tama po? So ang bawat niya sa atin na sinasabi dito na binabagkit natin, the triumphal entry of Jesus into our heart is to give our money that glorifies Him. Ang sadya kung bakit tayo nabibigay ng pera sa Panginoon, even our tithes and offering. Okay? Nagiging tapat ba tayo sa ginagawa natin? Halimbawa sa akin, ginagawa, pero hindi natin inuuna yung ating Panginoon. Nakukuha niyo po yung aking sinasabi? Kaya naman, hindi ako dito nagsinungaling. Mula pa nung ako'y makilala sa Panginoon, kung paano pong tumusok sa akin yung salita ng Panginoon yung ginagawa ko, hanggang ngayon. Nagkatakot naman sa kanya. Minsan nga, ang ginagawa namin, dinadagdagan namin, baka mamaya may dumating sa amin na hindi namin napansin at nakalimutan namin. Kailangan ko yung dagdagan. Baka mayroon kami nakalimutan. Naalala yung prinsipe Pastor Ibe? At hindi po ano, yung kanyang weekly is 5,000 weekly. Tapos, alam niyo yung taas ng bilihin ngayon? Sobra. Oh, sobra, sobra talaga. Kung magkasakit ka pa, wala na. Kaya ang nangyari, sabi ni Pastor, kung isa't Pastor, pagkatulad sa atin, halimbawa sa atin dito, may mga additional tayo. Sila din, mayroon din po sila doon. Sabi natin, kumapatak na lang ng mga 4,000 o 4,200. Ang ginagawa doon, halimbawa 5,000. Ang ginagawa, ako nangyari din dito sa akin. One time yan, nangyari din. Dito, nung nangyari po, dapat ba yung lesyon yung makukuha niya ngayon? Ang nangyayari, iba ay naalatas ng sikreta. Pag-tresurer. Hindi na naawa, no? Hindi na sinyiran si Pastor. Dapat binuo na lang sana. So, ganun po yung nangyayari. So, ang ginawa, wala ba eh, kinatas. Kaya yung kanyang imutok talaga, may problema talaga siya. Sige po, Pastor, magkano na yung aking natitira? Paano ito wapot kasyahin? Ang masaklang ba, yung kanyang asawa, hindi po mas ibigay pa rin sa amin ng Panginoon ang lahat. Siya pa rin ay nabigay yung pababayaan ng Panginoon. Naintindihan po? Balikan dito ha. Pag about money, mga kapatid, pag-ingaingan kayo. Lalo na kung kayo ay mayroon mga practice sa Panginoon. Di po? Ito, lagi mong inuulit kinamaksi at naumin. Yung first fruit ninyo, siguraduhin nyo pag kayo ay nakapasok, huwag yung pakikilala na.
ibigay mo yan lahat sa Panginoon. Alam na nila yan. Kaya pag sila ay magtrabaho, sila ay ibigay niya lahat. Huwag na huwag yung pagkikilalaman. Hindi talaga namin, hindi sabi ko sa nila, huwag niyo siya, huwag niyo. Ibigay niya lahat. Kasi first fruit siya. Nakuha niyo po yung kinikwito natin ni Zero? Ayan. Di ba? Wala silang kinuha din katikipan doon. Wala. Basta binigay nila yun sa Panginoon. Pili ba natin pala pa ng Panginoon? Alam mo po, isa yung magandang discussion na sinasabi ko sa inyo para maiwasan po natin na malungkot ang Diyosayo. Di ba? Bagkos, doon sa pagtatapag mo sa pagbibigay, ito yung masasabi mo. Exalting His name. Naintindihan, no? Oh. Kaya ganun, mga kapatid. Kasi malungkot ka kung di mo yung sa akin, ha, sa aking banda, sa aking sarili. Malungkot na hindi mo may ibigay yun. At isang, anong pagkabangin po rin yung tao? Anong pagkasabi niya doon sa tao na yun, yung hari? Na dapat siya yung maging hari? Anong pagkatawag nun? Sabi, nagkuntro natin Panginoon na mayroong isang tao na anong pagkabangin tao ito? Ay isa mahal na tao. O, mahal. Ito yun. Mahal na tao ang nagtungo sa malayong lupain. Nagkwento dito yung pananalaga ang Panginoon. Ngayon, mayroong salapin ito. Magkano, ilan yung ibinigay? Ilan ibinigay? Ilang tao po ito? Nabasa niyo na? Oh, sabi niya, bago siya umalis, itinawag niya ang sampung kanya? Sampung? Alagad? O alipin? Buksan po ninyo. Kaya patapos na tayo dito. Ipag-alakal. Ipag-alakal niyo yan. Di, bago siya umalis siya, and then nung umalis na po yun, eh mayroong mga nag-usap mo sa ayaw na lang maging hari. Pero natuloy pa rin yung pagiging hari niya. Okay, so, pagiging natin yung salita, bumalik na po ang hari. Tama ho? Sa pagbalik niya, gusto niya malaman. Wala po siyang sinabi, kunin. Tignan ha, tignan yung words ha, ang sabi doon, gusto niya malaman. Wala po siyang sinabi, kunin niya yun. Ano? Wala naman eh, gusto niya malaman. Okay, sabi doon, gusto niya malaman kung ilan na ang, alin po? Tubo. Okay, lumapit yung isa. Lumapit yung isa at ang sinabi, aking mahal na hari, ito po yung binigay mo sa akin at ito po ay nagbunga na sampo. Anong sinabi ng Panginoon? Magaling at tapat na alipin. Pamamahalain kita sa sampo. Sampo? Bayan. O isipin niyo yun. Hindi na pinag-uusapan dito yung pera. Ang pag-inag-uusapan dito is bayan. Municipalities. Bayan na po, ha? So, pag sinabi na po bayan, iba na po yung magiging income mo doon, ha? Iba na po yung magiging ano po doon. Magbabago talaga yung lahat. Dahil naging matapag ka, at ikaw ay binahagi mo sa akin yung sampo, ngayon, ikaw ay mamamahala sa sampo. Ibig sabihin, ano na yung blessing sa'yo? Mayroon magbibigay na sa'yo sapagkat mamahala ka sa sampo, banya. Pangalawa, may dumating naman yung isa. At nag-remit naman ulit siya. Ano yung sinabi? Ito po ang tubo ilan? Lima. Lima. At sabi niya, pamamahalain kita sa lima bayan. So, ganun din yung pero mas malaki yung sa isa. Diba? Ito ang binabagit ko sa inyo. Mas maging aware mo tayo, lalo na alam na natin yung salita ng Panginoon, na kung ano yung ibinigay sa inyo ng Panginoon, sikapin mo tanggalin yung sa Panginoon at ibigay mo sa kanya. Ito. Kung sa ganito pala hindi ka mapagkatiwalaan, dito sa bagay, dito sa lupa na ito, tatanong ko kayo mga kapatid, palagay ninyo, papagkakatiwalaan tayo sa amin. O ako. Palagay po natin sa ating mga sarili. Kung dito pala mahilig kang mag-ubi,
Para kayo mo, papahintulutan ka ng Panginoon na pumunta doon na kumpiti ang kanyang kayamanan. Eh kung dito pala ka eh, nangungupit ka na eh. Di ba? Pangatlo, ano na po ang nangyayari sa pangatlo? Pumunta rin, nag-reporting. Ano? Oh, pinakita niya rin. Anong pinakita? Katsa. Katsa yung kanyang pinakita. Anong katsa? Ano yung sabihin ng katsa? Sabi ko kasi sa aming katsa, ano yung katsa, yung lampit. So, oh, binalot niya. Dahil ang sabi niya, inatakot po kasi ako eh. Kasi alam ko na umaangi ka kahit hindi mo pag-aari, kinukuha ko yung gano'n po yung nangyari. Tama ba? Oo, gano'n nangyari. Ano sinabi ng Panginoon? Di si sana, nilagay po yan sa bangko. E di si sana, nagkaroon sana yan ang tubo. Pero ano ang nangyari? Wala. Pero sa isang tao ngayon na tinago, alam niyo kung kanina ibibigay? Sa'yo. Sa'yo yung ibibigay. Pero kahit nagsabi niya, bakit mas marami na sabi? Ayan, na may sa sarili niya ko rin doon. Hindi ko na ba ibibigay yung parte ng Panginoon? Yung parte ko dapat sa akin, yung parte niya. Eh kung ano yung gusto kong maisip yun ang ibigay ko sa akin, hindi yung gano'n. Hindi gano'n mga kapatid. Di ba? Again, exalting His name. Hindi mo ma-adore ang Panginoon kung gano'n pala, hindi mo ginagawa yun sa Kanya. Mahirap mo siya ma-exalt. Mahirap mo siya ma-adore. Mahirap mga kapatid. Kaya dapat ikaw ay magtapang sa bawat binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Okay. So, ayan po mga kapatid yung apat na bagay na ating pinag-aralan ngayon. At sa ating pagtatapos, ako po yung magbibigay sa inyo sa mga talatang katulad nito. Sabi nga, following Jesus means that He owns us and all that we have. Everything po, sila na lang yung aking mapapalakpakin doon sa simbahan. Sila na lang yung magluwalhati sa akin. Sabi dito, sabi niya sa balot, sinabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Huwag natin pahintulutan na hindi na tayo sisigaw sa Panginoon. Dapat tayo lahat ay sumigaw sa Kanya. Ang pagsunod kay Jesus ay nangahulugan na siya ang lumamayari sa atin. At lahat ng mayroon tayo, ang lahat ng pag-aari natin, pati na ang buhay mismo ay regalo mula sa Panginoon. Ibig sabihin, kung ano ang mayroon tayo ngayon, pagpasalamat mo sa Panginoon. Hindi mo na kailangan dayakin pa ang Panginoon. Bakit di mo binibigay yung para sa Kanya? Okay? So, we must always be ready to respond to what Jesus asked of us. Even with our positions, huwag natin babalutin yung ari-arian, huwag natin babalutin yung oras, huwag natin babalutin yung salapin, huwag natin babalutin yung lakas. Hayaan po natin ibigay lahat yun para sa Panginoon. Tayo po para ito. O Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga talata. Panginoon, ano man akyatin, ano man Panginoon God, yung hirap na aming mga dinaranas in our journey of life as a Christian, Lord, napapasalamat kami, Panginoon. Lord God, kayo ang may-ari sa amin, Panginoon. Lord, tulad from Jericho to Jerusalem. Yun ay makari, Panginoon. Naway, ano ba yung tarik na amin na yung mga dinadaan sa buhay? Huwag na namin maging dahilan pa, nakalimutan namin yung mga promise namin sa inyo. Yung aming mga commitment sa inyo, Panginoon. Lord God, bigyan nyo Diyos kami ng lakas, bigyan nyo ang dasan yung binibigay, Panginoon. Naway, sa oras na ito, buksan nyo at maging maliwanag sa aming lahat. Na maluwalhati namin kayo, Diyos, na may kayusan. Pinupuri namin ang yung dating ng pangalan. Sa tayong pangalan na Jesus, ang lahat ay masabi na. Amen. Para po